Panggap na anak ni Lucia ng kakagusto? Hindi lang po nagkakagusto. Nai-in-love na po. Ay nako, Pablo. Nag-iisip ka ba, ha? Aling asinta, kaya nga ang puso nilagay sa libib para itong gamitan sa pagmamahal. Hindi dito. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang sinasabi ko sa'yo, hindi mo nga kilala yung babaeng yun. Hindi mo nga alam kung saan ang galing eh. At saka isa lang sigurado natin doon. Isa siyang impostor. Aling asinta naman. Hindi niyo pa nga kilala, inuusgahan niyo na. Hindi ako nanguusga. Impostor siya talaga. Dahil sigurado ko na si Veronica ang anak ni Lucia, hindi ang babaeng yun. Ay nako, Pablo. Huwag na huwag kang mai-inlove sa isang babaeng hindi mo kilala. Lalong-lalo na sa isang babaeng masyadong maraming tinatagong sikreto. Ako, baka sa huli, ikaw rin na masaktan. Oo nga, no? Tutuloy? Hindi tutuloy. Tutuloy? Hindi tutuloy. Maniwala ka, Imang. Lahat ng itong ginawa namin para sa kabutihan mo. Oo nga, Imang. Tingnan mo naman yung ginawa nilang sakripisyo para sa'yo. Maraming salamat po. Pero ang kinakatakutan ko lang po ngayon eh, imbis na mabuo ang pamilya ko, mas lalo lang po ako mapalayo sa tunay mong ina. Huwag kang matakot. Dahil dito mo sisimulang itama ang mga mali. Ang kailangan mong gawin ay bumalik sa bahay na yon. At doon natin malalaman kung tama ang mga ginawa natin. Tama sila, Imang. Mabuti pa, bumalik na tayo. Ano na po magiging kwento ng buhay mo? Tita Lucia, the maid told me you're looking for me. Look, I need help. Please, please look for... Oh my God, I don't even know her name. Who? My daughter. I don't even know my daughter's name, look. Please look for her, find her, and bring her back to me. Where do I find her? I don't have any idea. Any infos about her whereabouts? Please, basta hanapin mo na lang siya, look! Kikiusap ako sa'yo. Ang tagal ko siyang hindi nakita. Tagal na wala sa akin ang anak ko. Basta hanapin mo na lang siya. Tagal ko siyang hindi nayayakap. Now that I've found her. Hindi ko yata alam kung umamatay ako kung mawawala siya sa akin, look, please. Ang galing! 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 Ang galing!
pinagpaktisan mo dun sa galit mo sa mga madre! Gusto ko lang subukan ang aking bagong kapangyarihan. Martin, ha? Basta kahit anong mangyari, ha? Huwag ka nga amin na tinulungan ka namin para matsusin dalawang magkukulam na yun. Bakit naman ako amin? Eh, naniniguro lang si Maluk. Alam mo naman si Grandma na kung matindi ang parusa nun pag accessory to murder, gagawin kaming ipis. Oh. Bakit? Hindi pa ba kayo mga ipis sa mga lalim niyo? Oh, kung hindi ka lang pogi. Sakit talaga. Aalis na ako, ate. Pero bago ko umalis, uulitin ko lang sa'yo na hindi ako nagsinungaling. Lalo nang hindi kita niloko. Alam mong hindi ko magagawa yun. Alam mong hindi ako ganun. Oo, Lourdes. Maaring hindi ka nga ganun. Noon, noong nababantayan ko pa ang bawat galaw mo. Pero ngayon, na napapaligiran ka ng ibang tao walang inisip, kundi ang mga sarili nila. Hindi ko na alam, Lourdes. Hindi na kita kilala. Nagkaroon ka lang ng pera, akala mo kung sino ka lang magsalita. Pera lang pala makakapagpabago sa'yo. Mali ka, Papa. Ikaw ang nagturo sa akin kung bakit ako ganito ngayon. Pati na si Lourdes. Lalong-lalo na ang batang yan. Pero maaaring tama ka, Papa. Siguro nga. Ang lahat naman ay napapagbago ng pera, hindi ba? Yun ang gusto kong ituro sa inyo ngayon. Pera ang punot dulo ng lahat ng ito, hindi ba? Pwes. Yan! Yan! Ayan! Ayan ang pera! Yan ang makakapagpabago sa inyo, hindi ba? Pwede kayong manatili sa pamamahay na to. Pero kikilalanin niyo ang anak ko. Ang tunay kong anak! Tama na ang kasinungalingan. Umalis na tayo, Lolo. Hindi, Veronica. Hindi tayo aalis dito. Ikaw ang tunay na anak ng babaeng yan.